guys, welcome na welcome back again sa aking YouTube channel. Sa mga pagkakas sa aking YouTube channel, ang plus or na ulan, i-share po ako ng mga basic tutorials, mga tips, mga information, at travel vlogs. Kung hindi kayo baguhan sa aking YouTube channel, huwag niyo kalimutan na i-press ang red button sa baba. I-like na lang na mag-iwan ng comment at i-press ang bell icon para tip po kayo sa mga videos ko tulad po nito. Ang aking video na ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng ONEHEALTH pass. Alam mo marami na nakakalam ito, pero para po ito sa mga pauwing, mga OFW, kasang galimang sulok ng mundo. So, step by step, share sa inyo kung paano yon natin pilapan. So, first thing gagawin natin ay mag-prepare po natin ang result ng ating PCR test or swab test at ang ating result ng ating vaccination. So, kailangan po yan para ilagay po natin sa loob ng ONEHEALTH pass. So, bago po tayo mag-fill up is the day bago po ang ating travel or mga 10 hours bago po ang ating travel. Yung hawak na po natin ang ating PCR test. So, tapos yung video na to at step by step, share sa inyo kung paano yung gagawin. Intro muna tayo, guys. Dito na lang sa may mga cellphone. So, pupunta tayo sa Google para i-search natin ang ONEHEALTH pass. Ayan. ONEHEALTH pass. Search natin. ONEHEALTH pass. So, ayan. Ang hanapin natin is ONEHEALTH pass registration po tayo. So, ayan. Hintay lang natin. So, tapusin natin itong video tutorial na to. At saka natin next. So, starting with the guide with ONEHEALTH pass registration. So, ayan. Wait lang natin. Within 48 hours prior to departure time. Ayan guys. You can register. 48 hours pala. Upload the following necessary documents during the registration. PCR test. Yun na nga. And this. 24 hours prior to your departure time. So, a country and airline personnel will ask your ONEHEALTH pass. So, okay na. May tinatanong na. Personnel ang ating ONEHEALTH pass. So, ayan. Wait lang natin. Reminders only. Those who have QR code will be qualified on express lane. So, ayan guys. Kailangan talaga natin. So, ayan. And next na natin. Tapos, ayan ang loob. So, okay lang natin siya. Tapos, ayan guys, ang ating fill up dito. When you are departure to the Philippines, please indicate the date of your departure. So, ang departure po ay yung pag-alis mo. Papuntang Pilipinas. Halimbawa is ilagay natin is May 10. So, example lang ito guys. Tapos, you are arriving. So, arrive mo sa Philippines is 11 na. So, 11. So, ayan. Select type of port to of entry. So, sa pili ka kung ano yung lalapagan mo, airport or seaport. So, tayo ay nasa airport po. So, next is airport, seaport, kung arrival. So, naiya terminal 1. Tapos, ayan guys, example lang to guys ha. Nasa inyo kung saan kayo mag arrive. So, arriving of passengers to crew. Airport passenger, aircraft passenger po tayo. Kanina naman po tayo yung flight crew. So, passport type. Philippine passport holder. So, classification natin is OFW. Category. Land-based po tayo. Have you even been vaccinated or COVID-19? Yes po. So, vaccination card.
National vaccine card. So national tayo kasi dito tayo sa country where vaccinated. So saan tayong country? So example natin is for example is halimbawa Qatar, kunwari. So next na natin. So ayan, next na tayo. Valid pass registration platform. Ayan guys, so dito is kung nabasa na natin ONEHEALTH pass registration platform. So ayan, personal profile. So ayan guys, yung apelyido na yung kuha natin. Last name, for example, so akin is Ulay. Tapos yung first name mo is tapos first name is ayan, tapos middle name, so suffix name wala tayo niyan, so birth date natin, ilagay natin is ulitin natin. So, example, yan po. Select sex natin is kung ano kasarian natin. So, female. Civil status. So, lagay natin married. Tapos, ilagay natin ang PhilHealth number, passport number, local Philippine number, enter email address. Tapos, ayan. Province. Travel detail. So, pilapan lang natin ito, guys. Lahat. So, enter your employer name. Are you investigation or W? So, yes. So, select testing laboratory, no, choose a private laboratory for the autobus. Countless travel, select country. Ayan, so, kung tapos na natin mag fill up, so, kopyahin lang natin itong captcha at i-submit na siya. So, tuloy-tuloy lang guys, basahin lang natin. So, example lang naman natin to guys. So, kayo na bahala mag-fill up ng information nyo sa sarili ninyo. So, tapos ang ending is yung kukunin na natin ang barcode natin. So, ganyan lang kadali guys. Hope na nakatulong sa inyo ang aking video na ito at inyo nagustuhan. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Ingat po tayo.